Okay yung iba dyan, yung mga Anton. Malamig eh. Malamig. Oo nga, malamig. Umulan eh. Yun. Okay, salamat po. Salamat po sa kooperasyon. Tara, kantahan ulit tayo. Tingnan natin kung masigla nga itong ano natin, masigla itong congregation. Let's sing song number 22, Such Love. Sa mga ano po, may songbook po tayo dyan. Song number 22, Such Love. Song number 22, Such Love. Meron po dyan songbook. Tingnan nyo po yung sa songbook nyo po kung... Ayan. Song number 22. 22. Nakita nyo na po, song number 22, Such Love. Second verse po, lahat po ng lalaki. I want to put this love like this. Such love, such wondrous love. Such love, such wondrous love. That God should love us in His sight. Second verse, lahat ng lalaki. I want to put this love like this. That God said on Calvary. Third verse, mga babae po. Third verse, mga babae. That God should love us in such a sight. How wonderful is love like this. Oh, ladies. Amen. Such wondrous love that God should love us in such a sight. How wonderful is love like this. And now it takes me to His heart the Son. He asks me not to fill a servant's place. The far off country running toward our God. Wide open up His arms of grace. Such love, such wondrous love. Let's repeat the chorus. Such in such a sight, how wonderful is love like this. Such love, such wondrous love. Such love, such wondrous love. That God should love us in such a sight, how wonderful is love. Song number 9, Love Lifted Me. Habang naghahanda po yung ating choir. On the first verse now, I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, buried deep the same within, seeking to rise some more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the rather sleep than me now. Am I? Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praise I sing. Love so mighty and so true, merits a song, faithful loving service due to Him. He loves.
Thank you.
Happy-happy. Happy morning po. Boses ni Bon. Bon, nahamon ako. Bigyan mo ang pyesa next week, ha? Next week, bigyan mo ang pyesa. Yung mataas. Okay, tumayo po tayong lahat at kantahin po natin yung song number 70. 70, before we call on our pastor, let's sing song number 70, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my real bad time. Sa verse 3 po, babae lang ha. Tears for his stories, but sweet drops of blood of mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful. Third stanza, all the ladies, love for me. Good singing. Next po dyan yung verse 4 sa lalaki.
all together now in the chorus. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Oh man, He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, so wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransoming glory His face I at last shall see, will be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Let's remain standing as we welcome our beloved Pastor Reverend Carlos Edorucio. Thank you for welcoming me again, for your untiring love and support sa ating church at sa inyong pagmamahal sa Panginoon. Thank God for a good weather. Amen? Iba sa inyo, masama ang pakiramdam pagka mainit. Di ba? Nakatulog kayo na mahimbing, right? Magpahinga po ba kayo? That's good. Ano? So, walang reason na kayo po'y aantokin kasi nakatulog kayo, no? Okay, very good. Sige po. At pwede tayong tumagal ngayong hapon. Nakatulog naman kayo, di ba? Iba. Nanood lang yata kayo ng TV eh. Okay, church. Let's open our Bibles and let's start our lesson for this afternoon. Philippians chapter 2. Let's read verses 1 to 11. Ito na ho yung closing ng series po natin, yung pong theme natin, the plea and the pattern for spiritual unity. Kaya nga yung pinaka objective ng lesson na ito ay yung sinabi ni Paul na fulfill ye my joy. Diba? So as a pastor, I want to see our church as we stay longer, ay makita ko ang church na patuloy na nagkakaisa pagdating sa Panginoon at sa ating iglesia. And that you would be your prayer this afternoon. Verse 1 of Philippians chapter 2, sabay-sabay nating basahin hanggang verse 11. Are you ready now? Philippians chapter 2, verses 1 to 11. And as you read, ask the Holy Spirit to give us enlightenment, and the Holy Spirit will speak to us. Verse 1 of Philippians chapter 2, verses 1 to 11. Verse 1 begin. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in a fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also highly exalted him and given him a name which is above every name,
that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Halikin natin po si Brother Dante Clemente mag-open sa ating prayer. Brother Dante. Please be seated. My topic for this afternoon is the means or the model of humility. Kasi ang means ho, siya yung model. Okay? Ang sabi po ng verse 5, take a look at verse 5 nang binasa po natin. Just open your Bible. Okay? Mas maganda kung may open Bible kayo, na-open na. Open na open. Okay? Verse 5. Sabi po ni Paul, let this mind be in you. Let this mind be in you. Magkaroon kayo sa isa't isa ng pag-iisip ng katulad ng nakay Kristo. So, pag sinabi po natin pag-iisip o mind sa Bible, does not talk about the mind itself. Ang ibig po sabihin niyan, let this mind be in you, is have this attitude like Christ. Magkaroon tayo ng pag-uugali ng katulad ng kay Kristo. And that is the model, the means of humility or spiritual unity. So ang tanong natin ngayong hapon, kung tinutukoy ni Pablo is the attitude of the believers toward spiritual unity, what kind of attitude do we need to keep the unity of the church, of His church? Ang sabi po ng Bible, kung titingnan po natin, sa verses 5 to 11 is humble attitude. Yun po dapat ang attitude natin, humility. Wala akong pag-aaway, walang pagtatalo, walang iringan, walang division, kung lahat may humility. Tapos po ang lahat ng kaguluhan kapag parehas mayroong humility. Tama ano? So humility is the end of all troubles and fightings. Hindi naman ho po pwede rin lang isa lang. It should be both. Mag-asawa, kailangan no, parehas na mababa. Tama? So, ganun din ho sa church. So, nung sinabi ni Pablo, have this kind of attitude, what kind of attitude Paul wants us to have? Ano raw ho yan? Humble attitude. So, how we are going to get this attitude? Let this mind be in you. Ano yung tinutukoy na attitude ni Apostle Paul? How can we have that kind of attitude na humble attitude? Look at verses 3 and 4. So, you will go back. Sinasabi ni Paul, magkaroon kayo ng pag-iisip ng katulad ng kay Kristo. Ano yung tinutukoy niya? You will go back sa verses 3 and 4. Basahin po natin. Verses 3 and 4. Let's read together. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So para tayong magkaroon ng attitude ng katulad ng kay Kristo, you have to practice that. Yun yung principle ng humility. Yun yung principle ng attitude ng isang Kristiyano. Dapat merong humility. Ang sabi po ng Bible. Okay? So, wag mo raw gawin ang isang bagay for any selfish reason.
or empty deceit, may pandaraya, but in lowliness of mind. Ano sabi niya? Let each other esteem better than themselves. Mas mahalaga siya kaysa sa iyo. Di ba? You give important to others than yourself. You give importance to others' need than your need. Eh usually, tayo human being, kahit Kristiyano na ho tayo, ang focus ho natin is your own personal needs. That's why nagkakaroon ng collision, nagkakaroon ng contradiction. But kung talagang mabubuhay tayo ng katulad ng pag-iisip at attitude ni Christ, hindi tayo magkakaroon ng trouble sa maraming mga tao at ibang mga tao. Kasi nga po, once the focus of each other is on themselves, what will happen? Pag nagharap po kayo, you have the same need, you have the same focus, not to others' needs, ano? Lagi hong mayroong hong collision. At minsan, pagka ho tinatamaan yung ating ego, masya, alam nyo po, sino mang pastor, sino mang mananampalataya, sino mang tao, meron ho yung pride. Ang pride lang ho ang mahirap aminin. Okay? Sa lahat. Ano? At pinakamahirap din naman gawin ay mag-humble down. Yung mag-sorry, yung lumapit sa'yo, at sabihin na nagkamali ako. Patawarin mo ko. Pero yun naman ang sekreto ng Panginoon para ikaw i-bless ng Panginoon. Now, so wag daw lang din nating hanapin ang ating personal interest but the interest of others. Kaya sabi ni Pablo, have this attitude in yourselves. No? Walang personal interest, wag kang mag-focus lang sa sarili yung pangangailangan, kundi laging sa pangangailangan. Tanong lang natin, paano naman yung pangangailangan ko? Hindi naman sinabi ng Bible, wag mong, di ba? Tingnan yung pangangailangan mo. At sinasabi lang ng Bible, mga kapatid, ay yung humility natin. Sapagkat, pag inahanap mo palagi ang pangangailangan mo, mas, ang lagi mong tingin, mas magaling ka, mas mayaman ka, mas mahusay ka, di ba? Kaysa sa iba. Laging ganoon. May tendency na ipagmayabang mo at maging mayabang ka. Now, so, ang gusto ng Panginoon na maging attitude natin ay humility. Isa ho yan sa sekreto para po maging masaya tayo at makip natin yung spiritual unity. Humble attitude. Ang tanong, bakit ho kailangan natin tong attitude na to? Why we need to have this attitude? Ang sabi po ng verse 2, pinag-aralan po namin ng Wednesday to, itong marks ng spiritual unity. Okay? Para raw ho, ang church ay magkaroon ng spiritual unity. Ano sabi niya? Sa verse 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded. The same mind, ano? Having the same love, pangatlo, same passion. At pang-apat, same purpose. Sabi ko nga ho, iba-iba tayo ng need, iba-iba tayo ng problem, iba-iba tayo ng ano, ng background. Tapos pinagsama-sama tayo ng church ng Panginoon dito. Kaya, kung titingnan po natin yung takbo ng pag-iisip at puso natin, pag hindi ho natin pinagkaisa ang isip, pag-ibig natin at spirito natin, kanya-kanya tayo ng gustong gawin sa loob ng simbahan. Hindi ho magkakaisa. Kaya kailangan ho natin ng attitude na to. Pumasok ho kayo rito, may sarili kayong mga agenda, may sarili kayong pangangailangan, may sarili kayong problema, pero ang tinuturod ng Panginoon sa kanyang iglesia ay mas pahalagahan natin yung pangangailangan ng iba at yung iba kaysa sa sariling nating pangangailangan at sa sarili natin. Now, ang tanong, paano ako magkakaroon nun? Diba?
sino yung pattern natin? Sino yung model natin na kinakailangan nating gawin, di ba? Bakit ba kinakailangan ho nating magkaroon ng unity sa loob ng church? Why? Why it is important? Ang sabi ng verse 1, If there be therefore any consolation in Christ. Why we need spiritual unity? Number 1, because of the encouragement of Christ. You see that? Number 2, because of the consolation of love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Because of the fellowship, because of the Spirit, and because of the affection and compassion of the Lord toward us. Kaya ho, napakahalaga ng unity. Why? Tingnan niyo po, no? Because the Lord Jesus Christ prayed and prioritized that we will be one. So dapat, kung membro ka ng simbahan, ang lagi mong prayer, ako, laging kaisa ng simbahan. Okay? Ako at ang simbahan, iisa lang. At dapat yun ang answer natin sa prayer ni Jesus Christ. Okay? That we will be one. The question is, are we really one sa church natin? Do we have one heart, one mind, one purpose, one passion, one spirit? Lahat ng takbo, pagtakbo ng takbuhin ng gawain po natin, yun ba talaga ang attitude natin? So yun yung malalim na concern ni Christ dito sa lupa. Why, mga kapatid? Sapagkat ang nahuhuli na nilagay ng Panginoon para po maging liwanag at maging asin ng sanglibutan, walang iba kundi ang kanyang church para magbigay ng kaluwalhat. Ayaw ho ng Panginoon na marinig minsan ng mga unbeliever na mga Baptist hindi nagkakaisa at nagkakasundo. Eh, mga kapatid, sorry to tell you, marami na tayong narinig ng mga Baptist na nagkakagulo. Huwag nang tayong dumagdag doon. At ang prayer ko, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, makip natin yung spiritual unity na yan. Okay? That is one of the deepest concern of Christ and the Spirit of God that His church will be one. So, dinefine niya yung church, spiritual unity, nagbigay siya ng mga marks o palatandaan paano ang church talaga mayroong spiritual unity. Now, listen. Our topic for this afternoon is the model or means of spiritual unity. Ang sabi po ng verse 5, let this mind be in you, which was also, what? In Christ Jesus. So, unity in the church, where unity comes, where unity begins. It comes out of humility. So, there is unity when there is humility. Without humility, there is no unity. So, titingnan ho natin ngayon, okay, yung ginawa ni Jesus Christ na magiging model natin at pattern natin para ang church magkaroon ng spiritual unity. So, the Lord Jesus Christ given us the principles of attitude. Okay? Nang sabi ng verses 3 and 4, wala daw tayong dapat gagawin for any strife, personal interest. Kaya pagka sa loob ng simbahan, may personal agenda ka, may personal motive ka, di ba? Sarili mo laging iniisip mo. Kaya pagka hindi natanggap, hindi pinakinggan, ano nangyayari? Yung iba ho ay umaalis. So, wala daw ho tayong dapat gawin at gagawin sa simbahan for strife. Yung magsisiraan ho tayo. Okay? Or for vainglory or self-deceit. At ang sabi ng Bible, lahat gagawin natin in lowliness of mind. That is humility. Okay? Let each other esteem other better than themselves. Hindi baling nang magaling ka, ako'y hindi, masaya ako pagka magaling ka, mahusay ka. Di ba?
Kesa naman sa pagka magaling yung isa, sinisiraan mo. Dapat masaya ka kapag nagiging successful ang kapatid mo. Mahirap yun pagka yung kapatid mo nagiging successful, galit ka. Dapat masaya ka pag nagiging successful siya. Pagka nagiging defeated naman siya, malungkot ka. So dapat ganun ang attitude natin. Okay, let's move on. So unity in the church comes out of humility. So ang hinahanap palagi ng Panginoon sa church niya ay yung ating attitude ng humility. Alam niyo bakit? Ang isang taong humble na tao, kahit anong laking pangangailangan niyan, kahit anong problema niyan, the Lord has always the means to bless his life or her life. Kasi nakita ng Panginoon yung kanyang humility. So ngayon, delay daw ng Panginoon yung marks, yung tinatawag ho nating motives. Ngayon, lay down ho natin yung pong tinatawag nating model. At nagbigay siya ng illustration. And the best illustration na other than but the Lord Jesus Christ. Okay? He is our model. He is our pattern. The Lord Jesus Christ. Let this mind be in you which was whom? Kanina raw ho, makukuha yung attitude na yan? The Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, He is the model of humility. He is our perfect example or illustration of humility. So, yung pattern po ng ating buhay. 1 John chapter 2, verse 60, or verse 6. 1 John chapter 2, verse 6. 1 John chapter 2, verse 6. Okay. He that saith he abideth in him oath himself also what? So to walk even as he walked. So, kung ano raw ho yung nilakaran niya, yun din daw ho yung ating lalakaran. Yung pattern ng buhay niya, yung attitude niya, yun din ho tayo. All, you remember this? 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Kaya po, ang mga leaders, they lead others because they follow Christ. Okay? So lahat tayo mga mananampalataya, as we follow Christ, and if we are following Christ, listen, there must be somebody following you. Now, something is wrong if no one is following you. Are you with me? Kung ano raw yung nilakaran niya, yun ang lalakaran natin. Si Pablo, sumusunod siya kay Kristo, at sabi niya sa mga taong naniniwala at sumusunod sa kanya, follow me also, sumunod kayo sa akin because I am following Christ. So therefore, sa Christian life natin, whether you like it or not, dapat nyong examinin yung inyong spiritual life sa church natin kung mayroong sumusunod sa inyo spiritually. Palatandaan that you are following Christ because somebody is following you. Ano ang kagandahan na mayroong sumusunod sa iyo? May nakatingin sa iyo? Yung mga dinala mo sa Panginoon, yung mga dinidisciple mo. Ano ang kahalagahan noon? Maingat ka sa Christian life mo. Kasi alam mo, may accountability ka sa mga taong dinadala mo sa Panginoon. Ngayon, kung wala kang dinadala sa Panginoon, wala kang sumusunod, wala kang concern kahit ito, iwaldas mo, di ba? Maging walang yaka doon sa buhay mo. Wala kang pananagutan eh. Now, church, hindi kalooban ng Diyos na walang sumusunod sa inyo. Either yung asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kaopisina mo, kaklase mo, there must be somebody na pinasusunod mo sapagkat ikaw ay sumusunod kay Kristo. At tandaan niyo palagi yung principle, hindi ka sumusunod sa pastor, hindi ka sumusunod sa akin sapagkat gusto mo lang. Sumusunod ka sa pastor sapagkat yung pastor mo nakikita mong sumusunod kay Kristo. Okay? Now, that's very simple na sinasabi ng Panginoon. So, look at
Romans chapter 15 verse 2. Romans chapter 15 verse 2. Kaya yung mga nililid natin sa Panginoon, dinadala rin natin kay Kristo. Romans 15 verse 2. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. You see that? Let every one of us give what? Please his neighbor for his good. Kaya sa Bible talaga, hindi palaging, it is not about me, it is not about you. It is for others. Kaya nga yung joy, Jesus, others, and you. Huli na yung sarili mo. Para magkaroon ka ng tunay na kagalakan. That's the principle. Di ba? Romans 15 verse 2. So Christ is the model of our humility. Oh, tingnan niyo po, Matthew chapter 11, verse 29. Ano sabi ng Matthew chapter 11, verse 29? Alam niyo, yung sa Sunday school ko, sa 101, minsan may mga estudyante ko nahihirapan sumagot kasi hindi nagte-take notes. Alam niyo po, kung matagal na huko ko kayong pinagpapasturan, dapat marami na kayong mensaheng nakafile. And you can have your own Bible study. Kaya dapat yung mga challenge ko sa inyo mga men, mag-take notes ho kayo para kung kinakailangan mag-Bible study kayo, meron ho kayong uhugutin na lesson. Huwag ho kayong maging tamad mag-take down. Okay? Kailangan nyo ho yan. Oh, look at Matthew 11:29. Take my yoke upon you. Ano sabi ni Jesus Christ? And learn of me. For I am meek and lowly in heart. And you shall what? Find rest into your soul. Question. Ano yung dapat mong matutunan kay Kristo? Sabi niya, learn of me. What do you need to learn from Him? Ang sabi niya, I am meek and lowly in heart. I want you to learn from me, humility. Amen? Ibig sabihin, we are not born humble, pero natututunan. Kaya yung mga ugali natin, sabi ko nung Wednesday, yung kultura natin at yung society natin nang laging inisip, laging pakabig at laging sarili, pag ikaw ay naging Kristiyano at tayo'y nagkaroon ng iisang isip, iisang pag-ibig, iisang purpose, iisang passion, ang lagi mong focus ay yung pangangailangan ng iba. Now, let me just tell this to you, church. Kung ang lagi mong niisip na problema, pangangailangan mo, may sakit ka sa pag-iisip. May problema ka sa puso. Kaya pagdating sa pera, big deal sa'yo. Sapagkat tayo'y punong-puno ng covetousness. Beware of covetousness. Now listen, sabi niya, learn of me. What? Humility from me. Diba? Sa John chapter 13, after nahugasan ni Jesus Christ ang paa ng kanyang mga disciples, ano sabi niya? Do this also to others. Because in doing that, sabi niya, the world will know that you are my disciple indeed if you will love one another. So love one another as I have loved you. So ibig sabihin, si Jesus Christ, ang pattern niya, nag-serve. Tinignan yung pangangailangan ng iba. Now, church, kung sa church natin, niisip nyo, nagpunta kayo rito, nakapaglingkod na kayo, mali po tayo. You need to find your ministry to serve others. Kasi ang nangyayari yung sa inyo, pinapakain ko lang ho kayo. Eh kung every Sunday napakakainin ko ho kayo, mga kapatid, at hindi nyo niya isa-serve sa iba, may kakaroon tayo ng problema. The church purpose
after feeding you is to help others. Teach them. Okay? Hindi dinisenyo ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos na kayo lang huy umuupo. We are saved to serve. We are not saved to sit. Okay? Sabi ko nga ako sa church, yung strategy ng church natin, not every member is a pastor, but every member is a minister. Let us serve one another. Ikaw pinaglingkuran kita. Paano ka naglilingkod sa akin? Paano ka naglilingkod sa iba? Tama? Mahirap naman po yung ang lagi lang natin iniisip yung sarili po natin. So si Jesus Christ, ang pattern niya, learned of me, humility. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang towel dito? Di ba? Hinugasan niya yung maduduming paa ng mga aposo? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko naman sinabi magugas din kayo ng paa. Imagine that, ano? Kasama niya buong maghapon ang dumi-dumi ng paa. Panay putik, panay alikabok. Di ba? Wala namang medyas nun. Wala namang pantanggal ng amoy. Pero hinugasan niya. Di ba? Sabi nga natin, yung pinakamababa na uri ng tungkulin ng isang alipin, ginawa niya. Di ba? Yun ho yung pinakababa. Sa bahay ng mga Hudyo, meron ho silang slave. Hello, makinig po kayo. Nakikinig ho ba kayo? Pagdating ho ng bisita, awag nyo na yung towel, may pail, may tubig, bago sila pumasok, kasi bawal ipasok ang sapatos, bawal ipasok ang... Kasi nagdadala ng bakterya yan eh. Kaya dapat sa loob ng bahay ninyo, kung malinis ko kayo, bawal ipasok ang mga isinuot nyo sa labas kasi naghahakot ho yan ng virus at bakterya. Kaya ang mga Hapon, bawal, di ba, Koreano, bawal ipasok ho yun. Kasi madumi. Kung ano yung pinasok mo sa CR, hindi mo dapat ilalabas. Eh tayo, baliwala yun. Kaya sanay na tayo sa bakterya. Di ba? Kaya hindi tayo nagkakasakit. O sa CR mo, pintuan mo nga laging kung sino-sino umahawak. Kaya yung iba, bawat hawak mo, may spray, may sanitizer, o kaya may basahan. Ganong kalinis. Nagkakasakit din naman. So yung pinakamababang trabaho ng isang alipin, magugas ng pa. Tanong ko sa iyo, simula nung maligtas ka, safe ka, ano ang pinakamababang ginawa mong paglilingkod sa Panginoon through this church? Di ba? So, yung pong pinakamababa, pinakamahirap na tungkulin ng isang slave, pinakamadumi, ginawa niya. So, si Christ, nagtuturo siya, at the same time, siya yung pattern, siya yung model. Siya yung means ng unity ng church. Di ba? Learn of me. He washed the disciples' feet and said, paano yung mapapakilala sa mundo na kayo yung mga disciples ko? Love one another, serve one another. So, sa Philippians chapter 2, literally, sa verse 5, yung sinabi ni Paul na, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, literally, sinasabi ni Pablo, tagay yung mga tagasunod ni Kristo, ang pinakamodelo nyo, ang pinakapattern natin, walang iba, kundi yung humility ni Christ. So, let's move on now. Number one, how he became the model. First, the descent of Christ. The word descent, he comes down. He stooped down. Ibig sabihin the descent, yung pagbaba o pagpapakumbaba. Okay? He comes from heaven to earth in a series of steps. Imagine that from the glory of glory to the holy of holies, to the abode of God, to the throne of God. Christ came down. Diba? Ano ang lesson doon, mga kapatid? Ang lesson,
bago ka makarating sa gusto mong humility, kailangan mo munang ma-recognize where you are. Saan ka galing? Jesus Christ came from heaven, and because of humility, He came down to earth to die. So sabi ni Paul, he point us to us, si Christ. Sabi niya, we cannot copy His deity, we cannot copy His incarnation, we cannot copy His miracles, we cannot copy His redemptive work, but we can copy what? His humility. The pattern, the model, how Jesus Christ lives. So that is the exhortation of Paul to all of us. And his illustration is Christ. Look at that. He's decent. Number two that I want to show you. Not only he came down, he stooped down. Number two, sa verse 6, Philippians chapter 2. Let's just follow the thought of Apostle Paul. Who being in the form of God. Look at that. Who being in the form of God. It means, mga kapatid, number two, he existed in the form of God. Okay? Kailan ho nagsimula ang pagiging Diyos ni Kristo? When he became man? No. Sabi ng verse 4 or verse 6, who being in the form of God. It means before Christ became man, he already existed as God. Ibig sabihin, his very nature is fully God. Kaya sabi ng Bible, when he stoops, when he came down, when he descends, sabi ng Bible, in a lofty level ng tao, in humiliation, listen, he is already God. Oh, listen. So ibig sabihin ng humility starts with your recognition of the fact that we have been lifted up by God's grace. Diba? Like Christ, he came from heaven and he came down. Mahirap namang bumaba ka pa, nasa baba ka na. So true humility starts or begins with your recognition of where you are. Diba? You came from the top. Diba? Tayo rin ho, mga mananampalataya. We have been lifted up by God's grace and mercy. God wants us to humble ourselves, to help and reach other people who are in need. Yun ang gusto ng Panginoon. So the starting point of humility, that Christ will be our pattern, number one, He descend. Number two, He existed in the form of God. Okay? At ang sabi ng verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. It means, mga kapatid, the same equal with God. Exactly equal. Okay? So, ang humility talaga ay pagkilala ng iyong mataas na panawagan, pagkakilala, and you need to deny yourself to humble down. Diba? Yun ang pinakamahalagang makikita natin sa buhay po natin. So, in all of our privileges and position and rights, gusto ng Panginoon as God's children na maging mababa po tayo. So, ibig sabihin, yung attitude ng humility ay hindi ho dapat yan, yung mga privileges na mayroon ho tayo. Listen, anumang mayroon ho tayo ngayon, it's only your privilege.
Blessing ng Panginoon yan. You have been called, you have been sanctified, you've been, di ba, given the rights and privileges ng Panginoon spiritually. So, hindi dapat yan kinikimkim o sinasarili. Hindi dapat yan inaangkin mong possession mo lang. Dapat yan, mga kapatid, matuto tayong bumaba at iwin ng iba. Yun ho yung attitude ni Christ. Bumaba siya and he existed in the form of God para po makita natin na yung pinakita niya, bagamat siya'y Diyos, kaya niyang bumaba. Ganun din ho tayo. Kahit tayo mga anak ng Panginoon, binless ng Panginoon, pwede tayong bumaba. Bakit? Siya mismo na Diyos, bumaba siya para maabot niya tayo. So that's where humility begins. You descend, di ba? You exist. He existed in the form of God. So recognition of your lofty level, kung saan galing, anak tayo ng Panginoon. By the way, mga kapatid, I am the child of the King. Hindi ko dapat maramdaman sa sarili kong kawawa ako. Kasi anak ako ng Diyos. Are you with me? Hindi man tayo mayroon na lahat ng bagay, pero nasasabihin ko sa inyo, wala akong papantay doon sa kalagayan natin. Inilagay tayo ng Diyos sa pinakamataas na posisyon ng kalagayan bilang mga anak ng Panginoon. Because of your position of Christ. Di ba? In Christ. So nakita natin yung descent. Nakita natin yung existence niya as God. Yun ang kanyang attitude. Now, number three that I want to show it to you. Yung number three natin. Bakit to kinakailangan siyang bumaba? Yung humility niya. For the unworthy sinners, we are in desperate need. Kaya kinakailangan siyang bumaba. Alam niyo po bang, hindi mo matutulungan yung tao hanggat ikaw ay mataas. Di ba? Like Christ, hanggat hindi ho ang Diyos bababa, ang isang makasalanan na katulad ko, hindi niya matutulungan. So yung pinakamataas na posisyon niya, kinakailangan niya bumaba upang maabot niya yung pangangailangan na pinakamababa sa lahat ng tao. So let me just share it to you. Ano ba yung ginibab ni Christ sa atin para maabot niya ho tayo at matulungan niya ho tayo? Number one, let's go there. Ang sabi kasi ng Bible, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, was made in the likeness of man. So he gave up something so that he can help us. What did Christ give up? Number one, his heavenly glory. His heavenly glory. Let's go to John chapter 17, 4 to 5. John chapter 17, 4 and 5. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Look at what is prayer. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before what? The world was. Luwalhatiin mo ko katulad ng luwalhati natin noon. Ano ibig nating sabihin? Bago lalangin ang mundo, His glory was already there. His heavenly glory. He gave up His heavenly glory. Ano ho yun? Sa Greek word ho niyan, proston teon. Ibig sabihin, He gave up His face-to-face communion with the Father. He gave up that face-to-face communion with the Father. When He came down,
He gave up His heavenly glory. Imagine that. Diba, iiwanan mo pamilya mo for the sake of work. It's not easy. How much more yung tatay mo mo doon sa langit, iiwanan mo just to reach somebody else's needs. Ang project lang ho natin this week, simple lang, to find other people who have in need. Help them. Help them. Maraming mga tao, ang mission nila sa buhay is like the priest. I have my own thing. Meron akong gagawin. I'm busy to help other people. Dumaan ang mga Levites, nagsimba rin, ang sasabi niya, I will do my own thing. Only one person who have compassion and saw the need. Are you with me? In spite of his busyness, in spite of his needs, when he saw a person who is almost dying because the robbers get all his money maybe, ano ginawa niya? Dinala niya sa ospital. Babayaran ko lahat ng pangangailangan at kung may kulang, babayaran ko. Sana meron pa rin mga good Samaritan ngayon. Hindi yung ganito, pinirich ko sa inyo to, lalabas kayo ng simbahan, alam nyo may taong nangangailangan, you don't even give something for them. Ang sinasabi ko, in need. Ang tao na balasubas. You know what balasubas is? Minsan, pag ikaw may gamit na hindi mo pinaghirapan, sabi nga na aloha, natutunan ko na mag-ipon na kasi nagtatrabaho na ako. Madali yung iwaldas ang cellphone na mamahalin kapag hindi ikaw ang bumili. Tama? Wala kang pakialam sa takbo ng kuryente. Kaya pagkatapos na ng service, tinuturo ko pa sa mga young people, patayin nyo mga electric fan at ilaw. Tumatakbo, pera yan, pera. Kailangan ko pa ba sabihin, members? Diba? Patayin natin kaagad. Pag ginamit nyo ang electric fan, patayin ninyo. Kailangan ako paminsan na magpatay, iniiwanan nyo basta-basta. Bakit? Hindi kasi nagbabayad. Yung burden at responsibility, hindi mo iniisip yung ganung bagay. Di ba? So, importante po yun. Sabi ko kay AC, namawala yung cellphone na iPhone 4. Hindi ko alam kung bayad na yan. Hindi ko alam kung ikaw bumili niyan. Sabi ko, it's your responsibility. Pag nasa public ho kayo, always bring your bag. Huwag hahawakan. Lagi dapat kayong may bag. You put your own things. O kaya, give it to somebody else. Huwag nyo lang basta ilalapag. At tandaan nyo yan, especially when you are public. When you are in public, rather. Kasi nga ho, lagi nyo inisip, pera ng Diyos yan. Diba? Pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yan, pangalagaan mo. Diba? Ito ho mga kapatid, iniwanan niya ang kaluwalhatian ng langit sa inyo. Ibalik mo. Yung una nating pagsasama, pag-uusap, yung kaluwalhatian na mayroon tayo before the foundation of the world, isang glory ho tayo. He gave up that heavenly glory. Pangalawa, He gave up the independent authority. He gave up the independent authority. Sabi ng Bible, He is God, the second person of the Trinity. Look what we did. The second person, the Son of God. Hebrews 5:8. He learned obedience. He learned obedience. As a son, as a second person, natutunan niyang maging masunurin. Diba? Simple. Tayong mga anak, maging masunurin sa mga magulang.
Di ba? As what Christ did. Di ba? He gave up his independent authority. Ano ibig sabihin? Diyos siya, pwede siyang gumawa ng sarili niyang pagpapasya. Am I right? Pwede niyang gawin ang lahat. Pero sabi niya, mga kapatid, he learned obedience. And sometimes when you are in authority, when you are in a position, when you are in leadership, ang hirap mo ng pagsabihan. Ayaw mo nang sumunod. Yun ang pinakamahirap sa lahat, lalo na kapag may trabaho ka na at meron ka ng konti sinasabi, ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang magsalita. Ayaw mo nang pagsabihan. Correct me if I'm wrong, ayaw mo nang pagagalitan ka. Sabi ko kasi, ang prinsipyo ng leadership, hindi yung natutuwa ako kasi magaling ka mag-preach. Yung hindi ako mangingiming pagsabihan ka at pagalitan ka kapag mali ka. At doon ko naman makikita yung attitude mo kung tunay kang may leadership. Kasi may mga tao, pag nakakatayo na, hindi mo na pwedeng pagsabihan, hindi mo na pwedeng pagalitan. That's not good. But Jesus Christ learned. I mean, He learned obedience. Diba? Siya dapat yung sinusunod, pero siya yung sumusunod. Kaya maganda nga, maging best follower ka muna. Mag-observe ka. Kaya pag pastor ka na, gawin mo ang natutunan mo at idagdag mo yung mga gusto mong gawin, mas magiging magaling ka sa kanya. Pero yung taong wala pang nararating, ayaw pang sumunod, wala hong pupuntahan yan. Oh, sa akin, oh, I'm observing you. Simple instruction. Tinitingnan ko ang bawat maliit na sinasabi ko pero hindi mo ginagawa. I don't think you will be my good leader and be a good leader, have a good leadership in the future. Sisirain mo lang ang ministry pag kaganyan ka. Magkakalat ka lang sa ministry pag kaganyan ka. Huwag mo nang ituloy kung hindi ka marunong makinig at sumunod. You know what I mean? He learned obedience. Number three, what did he give up? Not only his heavenly glory, not only his independent authority. Yung nasa langit so sila, they can do independently what they want because they are God. Pero once na sila'y nag-decide, hindi sila nag-aaway, nagkakaisa sila. He gave that authority. And when he became a son, he learned obedience. Number three, he gave up the prerogatives of his divine nature. He limited his own divine attributes. Imagine this, ano? Sa tinatawag na ordination council, tinatanong to, Matthew chapter 24, verse 36. Bakit kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam yung kanyang pagbabalik? Matthew chapter 24, verse 36. Hindi niya alam. Diba? Tanging ang ama lamang. No man knows, not even the Son, even the angels, hindi nila alam kung saan babalik. Maski siyang anak ng Diyos. Imagine that, ano? Sabi ng iba, eh kasi ganito. Simple lang ang sagot. Sinabi niya, hindi niya alam eh. Ano pang dapat may paliwanag? Diba? Pero kung lalaliman mo, simple lang. Ibig sabihin, he gave up his own prerogatives in his divine nature. Sinet aside niya yung kanyang divine attributes. He limited his divine attributes. Di ba sabi ng Bible? Ibig sabihin, when he came here, he did not exercise all his authority as God. He limit himself. Pwede niyang gawin, but because he is human,
Sabi ng Bible, He limited His omniscience because He is in the form of man. That is humility. Number four, He set aside His eternal riches. Tanong ko sa inyo, give me Bible verses sa assignment ho ninyo. I will not give you the verse. Gaano kayaman ang Diyos? Give me the verse that shows how rich God is. Wala. Lahat ng pinakabilyonaryong tao sa mundo, hindi iyan papantay sa kayamanan ng Diyos o ni Kristo. Ang description ng Bible kung gaano kayaman ng Diyos. Di ba? But listen. Listen. Sabi ng 2 Corinthians 8:9, though he was rich, he became poor. What? He became poor. Pastor, gaano kahirap si Kristo? He said, foxes have holes. Birds of the air have nests. But the Son of Man hath not where to lay his head. Ni walang unan si Kristo. Tayo may bahay, tayo may unan. Ang dami pa natin reklamo sa buhay. Sa book of John, laging sinasabi ni John, everyone went into his own house, but Jesus went into Mount Olives. Why? Because Jesus Christ have no house. Pag wala kang bahay, mahirap ka. Pero kung may bahay ka, hindi ka mahirap. Pastor, umuupa lang ako, at least may bahay ka. Di ba? He gave up his personal riches. He gave up his heavenly glory. He gave up his intimate communion with the Father. He gave up his independent authority as God. He gave up his prerogatives. He gave up his personal riches. Oh, number six, he gave up his favorable relationship with God. Favorable relationship with God. My God, what? Why hast thou forsaken me? He gave up a favorable relationship with God to unfavorable what? Sinners. Di ba? Like you and me. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Nang sabi ng Bible, siya'y naging kasalanan para sa atin, bagamat siya'y walang alam na kasalanan. Kaya nga, lahat ibinigay ni Kristo sa atin. That's what humility does. That's what humility does. Humility recognizes its right privileges as a child of God. He doesn't clutch those things. He does not keep those things. He is willing to stoop down just to reach other people in need. So how does far he go? Verse 7 ng Philippians chapter 2. Tingnan niyo yung humility. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Doulos, bond slave. Literally, mga kapatid, he took the essential character of a slave. Oh, Luke chapter 22:27 and Matthew chapter 20 verse 28. Basahin muna natin yung Luke chapter 22:27. Luke chapter 22:27. For whether is greater he that seated at meat or he that serveth, it is not he that sitteth at meat, but I am among you. He said that, but I am among you as he that serveth.
So you see that? Yung nasa inyo naglilingkod, Matthew chapter 20 verse 28. Look at that. Pakibasa nga ho natin, even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life to many. He did not come to be served. He came to serve. Imagine that, ano? Hindi niya in-exercise yung pagiging Diyos niya. Hindi niya sinabing paglingkuran niyo ako. Di ba? He came down all the way. He emptied himself, become slave, and he served. Ang sabi ng Bible, look at this. The word slave literally is a bond slave carried the greatest burdens. Lahat ng pinakamabibigat na tungkulin, inaatang lahat sa isang alipin. Kaya nga alipin. O, ano sabi ng Isaiah 53 verse 6? God laid down all the iniquities of us all in Him. Iniligay lahat ng kasamaan at kasalanan sa balikat ni Kristo. Kaninong kasalanan yon? Sa inyo at sa akin. Pwede mong hilingin ang bawat slave na dalin ang lahat ng pinamabigat na dalahin mo sa buhay. But only God, only Christ, as a slave, to carry the burden of your sin, which you cannot carry. Amen? Hindi mo kayang dalin yung bigat na kasalanan. Imagine that, yung pinakamabigat na kasalanan ng sanglibutan, dinala niya lahat yon para lang sa ating lahat. What a humility, what a model, what a servant. At ang sabi ng Bible, He became like us. But listen, hindi niya kinuha yung human fallenness ni Adam. He took partly of that human being. Did he felt the pain? Did he got thirsty? Did he became weak? Did he wept? Yes. Why, mga kapatid? That is the result of our fallenness. Di ba? Pero salamat. Di ba? Ang kinuha niya lang yung mga pain. Kung ikaw'y nagugutom, ikaw'y lumuluwa, lahat. Pero yung kasalanan, hindi niya kinuha yan from Adam or Adam. Di ba? Kaya sabi ng Hebrews 4:15, sabi ng Bible, lahat ng bahagi, He was tempted, yet without sin. He knew no sin. But listen, He knew how to suffer. He knew how to be hungered. He knew how to be thirsty. He knew how to be in sorrow. He knew how to wept. He knew everything. He suffered. That's why sabi ng Bible, because He suffered so much, He could sympathize, empathize, and be our compassionate high priest. Kaya nga, pag nalulungkot ka, nararamdaman niya yung lungkot mo. Pag lumuluha ka, naiintindihan niya yung luha mo. Alam, naiintindihan niyo mo? Pag nagugutom ka, pag nauuhaw ka, naiintindihan niya. Because once naranasan niya yung bagay na one, ang sinasabi ko sa inyo, from top to heavenly glory, He went down to the lowest point ng humility. Lumakad siya at nabuhay. Katulad ninyo at katulad ko, para wala tayong madadahilan. Kaya ang tunay na humility ay pagkilala, pag-recognize ng iyong mga karapatan at mga pribilehiyo mo. But humility starts down. Humility, you need to step down. Humility, you need to loosen your grip to your own personal needs. He empties himself. He went down. At ang sabi ng Bible, yan ang mga steps
ng humility, He was our pattern. He humbled Himself. Look at that. Verse 8. And being found in a fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. The extremity of that. Yung Diyos, listen, yung Diyos na hindi man namamatay, He took the form of a man. At ang sabi ng Bible sa verse 8, He became obedient unto death. What kind of death? Church, what kind of death? The death, even the death of the cross. Yung pinaka masagwa, pinaka matindi, pinaka worst na torture na kamatayan ng isang tao sa history ng mundo na hindi pa nararanasan. Why? There is an incredible pain. There is unbelievable shame. Why? Ikaw ay nakapako sa cross, naked, disgrace. Ang mga tao, dinuduraan ka. Ang mga tao, ginagawa kang punching bag. Lahat ng desertion naranasan ni Jesus Christ just to be our model and our pattern. Church, sometimes humility is painful. Sometimes humility is unfair. Sometimes humility, you will be misunderstood. Sometimes humility is very costly. But Jesus is our perfect model of humility. This is the pattern that we need to follow so that we can keep the unity of our church. There is a high price tag to pay. No shortcuts, no quick fixes. If we want spiritual unity sa ating church, we need to begin. We need to start. Where? With humility. Like Christ. How can I have humility like Christ? I need to live like Christ. To have that kind of humility. How Christ humbled Himself? He came all the way down. Pinakamababa. Gagawin natin. Alam niyo, naalala ko, pag kinukwento niyo buhay niyo, paano kayo tinaas ng Panginoon. Bago ako magpastor, I am nothing, I am still nothing. Alam ko ho, paano mag, para lang ho mag-survive. Kasi nga ho, ang pamilya ko, hindi ako tinulungan sa pag-aaral. Wala ho. Ni singkong duling, hindi ako umasa na pag-aaralin ako ng anak, ng magulang ko sa seminary. Pag pumasok kami sa seminary, sasabihin ng mga treasurer, what do you have? I have nothing. How much can you give? Nothing. Paano ka mag-aaral? Siya tumawag sa akin, siya magpo-provide. You know what? Pag nagsiserve ako ng floor ng Caloocan, napakalaki, binubuhat ko yung malalaking silya. Payet-payet pa ako, mukha akong addict. Binubuhat ko yung mag-isa. Alam nyo, habang binubuhat ko yung lumuluha ko. Natapos din to, Panginoon. Pagkatapos ko magtrabaho, sa likuran ng pulpito, luluhod ako at iiyak, parang bata. Ngayon lang lumaki tiyan ko, ngayon lang ko tumal. Pero alam nyo po, sanay akong kumain ng noodles umaga, tanghali, hapon. Sanay akong kumain ng lahat ng klase ng damo para mabuhay at mag-survive sa ministry. Sanay akong magpuyat sa pagtatrabaho. Hindi ko binigyan ng problema ang magulang ko na sa ministry ko na suportahan nyo.
ni kumain, ni matulog, ni humingi ng alalay sa kanila, hindi ko ginawa. Kasi it's my own decision. Buntot ko, hila ko. Isang bagay lang ho ang natutunan ko na tinuro ng Biblia. Humility and honor will only happen first if you will stoop down and learn humility. Pride goeth before destruction, but God honors humility above all. Now, si Christ ang pattern po natin. Kaya nung magsusurvive lang ako sa ministry pag wala kami makain, kahit tutong kakainin namin. Kahit tutong. Kahit itim na itim, just to survive. Alala ko yung isang pastor, naghahanap na maglilinis ng sasakyan niya, banta nun eh, yung high ace. O sinong gusto ng pera riyan? Eh mukha akong pera. Hindi ho. Just to survive in the ministry. Ako po, pastor. O sige. Alas 5 na madaling araw, gumigising na ho ako. Nililinis ko na ho yung sasakyan ng pastor. Kaya ho, pagka December, kapag may special, aabutan niya ako ng pera. Kahit 100, 2-1 na ho. Kahit 50 pesos, 2-1 na ho. Kasi alam ko, pinagtrabahuhan ko ang lahat ng bagay. Alam mo ba, Temi? Sa buhay. Kaya nga, before up, learn to go down. There is no secret. Go all the way down. Hanggang sa sumusub ka, hanggat ikaw ay nakatatayo at hindi ka sumusubasob, hindi ka pwedeng itaas ng Panginoon. Before exaltation is humility. Patandaan nyo, God gave him what? The greatest glory, the greatest exaltation when Christ went through all those humility. Kaya minsan, hindi tayo i-bless ng Diyos. Isa lang ho ang masasabi ko sa inyo. Mayabang tayo. Sobra ang kayabangan natin. Matutunan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Paglingkuran lamang siya. Tulungan na maraming tao. God will bless you. Sana itaas tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Tumayo po tayong lahat. Lord God, kay sarap namnamin at isipin ang iyong mga salita,